Hello, what's up? This is Scottman back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is about napin ko muna na wala. Yun, Power Armor 13 ng Ulefone. Okay? So, yun. Kung interesado ka, I'm sure marami sa inyo interesado rito kasi parang astig-astig ang phone na to, eh, no? Rugged phone, gaming. Kung interesado ka, let's start! So, Power Armor 13 by Ulefone. Ito na po siya. Na-test ko na po ilang linggo na. May kitsang linggo na, alam ko eh. Matagal na rin. So, and recently, ito ang pinaglalaro ko ng Call of Duty. And yes, Anyway, isa-isahin natin yan para pag-isipan nyo kung ito nga talaga ang phone para sa inyo. Start tayo sa price. Sa price niya, kapag bumili kayo sa Lazada, is nasa 16,300. Pero kung gusto nyo makatipid ng 1,000, magiging 15,300 lang siya. Bilhin nyo siya sa Banggood. Okay? Yung link nasa video description. Tapos, pag in-enter nyo pa yung code, I think may dagdag discount pa. Hindi ko lang sure kung magkano. Pero alam ko babawasan pa yun eh. So, hindi lang 1,000 magiging discount mo rito. Okay? So, again, Banggood. Sa Banggood po ako nabili na ng mga smartphone kasi mas mura doon. At least 1,000 to 5,000 depende sa pricing. Pero 1,000, lusa mo pupulutin yun. Diba? Okay, so now alam nyo na ang pricing. Ito naman ang specs niya, okay? Sa specs niya, this is MediaTek Helio G95. Yes, ang gaming chipset ni MediaTek. Okay, Helio G95 po ito, 12 nanometer. Ang kanyang graphics, Mali G76, that's quad-core na overclock. Running on Android 11. So, Android 11 po ito tayo. Stock Android po yan. Wala po tayong bloatware na kasama rito. So, wala na po tayong tatanggalin. As is, performance mode na agad siya. So, unahin na agad natin yung pinaka-elephant sa kwarto. Aesthetics, okay? Sa build and aesthetics, kitang-kita nyo naman sa kapal niya, di ba? So, hindi ito pang maliit na kamay sa laki nito. Ang screen niya is 6.81 inch. So, tablet size po ito. Malaki po talaga. Tapos, ganyan pakakapal. So, malamang ang ilan sa inyo dyan, hindi ito magugustuhan kasi nga, masyadong malaki at masyadong mabigat. Like I said, pag nahawakan nyo to at naramdaman nyo yung bigat, alam nyo na agad, ramdam nyo na agad, pwede na tong pang self-defense. Seriously, pang self-defense, mabigat talaga. So, this is far from being ergonomics. No. Tapon nyo na yung pagiging ergonomics. Mabigat talaga to. Pero overall, feeling matibay naman siya. So, okay lang sa akin. For me, na medyo rugged ako kumilos, magaspang kumilos, lagi na lang na tumatama sa kung saan sa pader kanto ang aking mga smartphones, kaya ang daming gasgas. I think this is good for me. Not perfect, but this is good for me. Ngayon, sa display, hindi naman natin may pagkakaila. Maganda display niya. Vivid. Okay, vivid. Vibrant ang color. Sharp sa 1080p resolution. This is full HD plus, ha. Yun nga lang, hindi siya 90Hz. Nasa 60Hz lang po ang kanyang refresh rate. But that's not bad. Okay na rin naman yan. Bakit? Nakasurvive naman tayo ng ilang dekada na 60Hz lang naman ang display ng smartphones, di ba? As for the speaker quality, not bad na rin. Actually, malakas siya. May konting bass talaga siya. Rinig nyo ba? See? Maganda. Actually, may bass siya eh. May konting bass talaga siya ramdam mo. Although, single speaker lang talaga siya. Single speaker lang siya, pero may bass naman. So, not bad. Okay na. Loud po siya. Good na good po siya for viewing entertainment. Lalo kung isang kwarto lang kayo. Kahit na may mga konting nagsasalta, maririnig ko pa rin. Ganun siya ka-loud at ganun siya ka-crisp. May konting bass talaga siya. Ramdam mo eh. Maganda, maganda. Maganda speaker nito. Kaya, good din for gaming. Yun nga lang, hindi siya stereo, hindi siya left and right. Kasi nga, isa lang yung kanyang speaker. Ito lang, nasa ibaba lang. Sa ilalim lang. Yun lang. Single speaker, pero loud and may konting bass. Good! As for the camera, actually okay din to eh. It reminds me of the Yumi DG smartphone na rugged phone din, na maganda ang camera kahit rugged phone. Ganon siya, ganon din ang quality. Tingko magka-levels nila nito. Maganda quality ng camera, maganda yung image, hindi siya yung potato kagaya ng huling na check ko na rugged phone na yung Dimensity 700 5G na chipset. This is a decent, actually a good camera eh. Hindi siya flagship level pero hindi rin siya papahuli sa mid-range na mga level ng mga smartphones. Good po ang camera nito. Maganda yung dynamic range, crisp, vivid ang kulay, buhay na buhay, okay yung mga focus, maganda yung bokeh effect. Overall, good sa akin. Para sa akin, okay ang camera nito. Hindi po kayo mabibigo sa camera nito. So, in a way, parang semi-camera phone na rin siya kahit na ganito ang itsura niya. Mukha siyang pambalahuraan pero
Impressively, maganda yung camera. Yun ang nakakita ko. Punta naman tayo sa pangalawang elephant in the room. The battery, the 13,200 milliampere na battery. To make it short, ito po ang PC Mark score niya. Yung walang patayan na smartphone, tuloy-tuloy na test lang. Umabot po siya ng 25 hours and 43 minutes. That's more than one day. Walang patayan po yan. O dire-diretso pong test yan. Iba-iba po yan. Rendering ng 3D, picture, videos, lahat sa PC Mark po. That's more than one whole day na walang patayan. Okay? Tapos, nung natapos yung 25 hours na yan and 43 minutes na test, may natira pa sa kanyang 20%. So, technically, siguro kung ubusin yun, naabot pa ng 28 hours to 30 hours. We'll never know kasi hanggang doon lang yung test niya, hanggang 20%. Nagulat nga ako eh, kasi typically hanggang 10% bago matapos ang isang test. Pero this one, natapos siya ng maaga, 20% lang. Pero hindi ko pa rin siya chinarge noon, nilaro-laro ko pa ng konti kasi gusto ko siya apabutin ng 10% bago ko siya i-charge talaga. Kasi gusto ko siya i-test kung gano'n naman katagal bago siya umabot ng 100%, from 10% to 100%, okay? So, umabot siya ng 4 hours. Ang tagal. Ang umay. Yes, so, yes, matagal po siyang gamitin. Makakapaglaro. Tingin ko makakapaglaro kayo rito ng buong maghapon ng walang storbo at heavy at ultra settings or high settings man yan. Depende sa games actually. Nang hindi nag-charge. Yun nga lang. Once na kailangan nyo na mag-charge, kailangan nyo ng 4 hours na charging time. So, yun yung average niya. Around 4 hours. Actually, 3 hours and 55 minutes. Consider na natin na 4 hours yun, okay? So, kung light user ka, malamang 1 week sa'yo ito eh. Baka nga sobra pa eh. Solid promise. Wala kayong ano dito. Wala akong masabi dito eh. Kung hindi nga lang ito makapal eh, ganda yung kakapal eh. Nako, ang sarap nitong i-recommend para sa lahat. Para sa lahat. Pero sa size kasi, malamang ilan lang talaga sa inyo ang ma-attract dito. Ngayon, punta naman tayo sa performance. Sa performance, ang AnTuTu score niya is 345,000. Okay, kita ba? Not bad, diba? Mataas. G95, ano ba yung asahan natin? And para mas maintindihan nyo, Genshin Impact, nilaro ko siya, kaya niya hanggang medium. Nga lang, sa medium may konti lang naman, random na frame drops. Pero kung ilalagay mo siya sa gitna ng medium at low settings, smooth siya. At yung temperature niya is, nakikita nyo naman yata sa video, kung di ako nagkakamali, around 42 degrees Celsius ang max na indic niya pagdating sa Genshin Impact. That's around 2 to 3 hours yata na laro. Sa Call of Duty Mobile naman, pwede nyo siyang i-high at i-max sa frame rates. Solid po yung settings niya sa Call of Duty. And yes, smooth po siya. Naglalaro din siya ng 41 to 42 degrees kapag ilang oras na kayong naglalaro. Ngayon, sa Wild Rift naman, pwede siyang i-ultra. Ultra settings lahat. Yes, smooth. Random pero sobrang bihira naman na frame drops. Dito naman, naglalaro lang siya ng 42 to 41 degrees Celsius. So, kayang-kaya niya talaga ang Wild Rift. Okay? Ngayon, tinest ko ang pinakamabigat na alam kong game na bihira ko i-test. Itong Fortnite naman. Sa Fortnite, kaya niya ng high settings. Take note, high settings. Yun nga lang, kapag nilagay mo sa high settings, umaakyat yung temperature niya hanggang 44 degrees Celsius. Naglalaro ng 43-44. So, medyo umiinit siya ng konti. So, given na yun. Siguro kung ibababa ko siya ng medium settings lang sa Fortnite, malamang mas bababa yung temperature. Pero, kung gusto mo ng smooth na smooth sa Fortnite to ha, high settings, 44 degrees Celsius. Bago tayo matapos, punta muna tayo sa ibang mga features niya, mga minor features niya na tingin ko baka magustuhan nyo rin. Unang-una, meron po siyang support for D2 SIM card, VoLTE. Full support po, makaka-text na kayo, makaka-call, makaka-internet na kayo. Wala na kayong gagawing settings. Insert nyo yung SIM, gagana na agad sa D2 SIM card. Good na siya agad. Doon sa unboxing, naalala nyo, napansin ko, para saan ba itong Pogo Pin na to? So, nung chine ko, siya ay para sa endoscope. Okay, ang endoscope is yung parang electronic na camera na pwede mong ipasok sa mga maliliit na lugar. Siguro ginagamit to sa construction, I don't know. Basta yun yung napapakita ko lang sa screen siguro para mas maintindihan nyo kung anong endoscope. Tapos, supported din po niya ang radio. Pero, take note, iba tong radio nito kasi typically diba sa smartphone, pagka may radio ang isang smartphone, kailangan yung saksakan pa ng headset para magkaroon na parang antena niya. This one, hindi nyo po kailangan ng antena. Buksan nyo lang yung app na radio, meron na po siyang sariling antena. See? So, hindi nyo po kailangan ng kabitan pa ng headset para lang gumana yung radio. Gumagana na po yung radio direct sa smartphone. Nice, di ba? Okay to kapag nagde-drive ako tapos gusto ko ng radio lang sa bisikleta or something. Pwede. Tapos, ito namang itong lente na to, na akala ko nung una is, pinagdudahan ko, akala ko
projector siya, hindi pala, that's infrared receiver. Ang pinaka-purpose niya is taga sukat ng distance. Tutok mo lang yung, yan, itutok mo lang yan, yung lente na yan, sa isang bagay, isang poste, isang lugar, o kahit sobrang layo na yan. Tutok mo lang, and then sasabihin niyo sa'yo kung gaano kalayo sa'yo yun, by feet or by meter, kung di mo nagkakamali. Pakita ko na lang sa video, makikita nyo naman kung paano ko ginagamit. Tapos meron din siyang compass para kung naliligaw ka, and pedometer kung naglalakad ka, gusto mong kumahilig kang maglakad, mag-exercise, panbilang din ng steps yun. Be creative na lang pagdating sa mga ganong features. Andiyan na yan, built-in yan, and magagamit nyo talaga. So, final thoughts dito kay Power Armor 13, Ulefone. Well, aside sa kanyang kapal at bigat, I would really recommend this sa inyo. Kung okay lang sa inyo yung ganyang bigat. Total ang reason naman bakit nakapal yan is 13,200 mAh na battery. So may kapalit naman. Hindi naman siya makapal dahil lang trip lang nung gumawa na makapal. Makapal siya kasi gawa ng battery. And it pays off. Kasi talaga namang 25 hours and 43 minutes. That's almost 26 hours. Lagpas siya ng 24 hours na continuous usage. Okay? Screen on time. Tuloy-tuloy po yun. Okay? So aside from that, the rest, good na good sa akin. Panalo, ginagamit ko na siya for more than a week for gaming, and sulit, okay? Stable din po ang signal niya, sa mga nagtatanong kung pwede i-test ko rin yung signal kung okay. Good na good po yung signal niya, hindi ako nagkaroon dito ng lag, hindi nagkakaroon ng napuputol yung connection, gaya ng isang brand dyan, hindi ko nababanggitin, na napuputol at in the middle of the gaming. Habang kasarapan ng laro na may bigla lang nawawala yung internet or nagda-drop. But this one, hindi po siya nagda-drop. Siguro dahil nga maganda yung cooling system niya. Typical na temperature na 41 to 42 degrees. Hindi kagaya nung isang high brand na na-review ko last time, humahaton ng 44, 45. Nag 46 pa nga panandalian, pero that's overheating na eh. 40, 41, 42, that's nandun pa tayo sa average na cooling system. Not bad, okay? So kung bibili mo siya para sa gaming, good na good siya. Okay, yun nga lang, hindi nga lang comfortable kasi nga mabigat at bulky. Pero gaming, hindi ka po mabibigo dito kay Ulefone Power Armor 13. Camera, hindi ka rin mabibigo. Promise, maganda rin ang camera niya. Nakita nyo naman ang mga samples. Audio quality, hindi rin po basta-basta. May konting bass siya. Siguro nakatulong kasi ang laki ng chamber niya, yung body niya. So, kaya siguro medyo malakas-lakas ng konti ang kanyang audio. So, basically, this is a reliable phone. Kasi ang dami yung tools. Ready tools na. Signal, mga miscellaneous tools niyan. Kung kaya nyong i-ignore yung kapal niya, yung size, I think you should buy this. I would really recommend na you should buy this kasi good na good siya para sa kanyang mga main features niya. Good na good siya, okay? Pero kung nakababother ka sa size, edi siguro hanap ka na lang muna ng ibang smartphone. Again, the price is kung sa Banggood ka bibili, mas mura ng 1,000 pesos, 15,300 lang. Pero kung gusto mong Lazada, bahala ka, 16,300, that's 1,000 pesos difference. And pareho din namang sa abroad mang gagaling, so same lang ng hintay. Hindi siya mas mabilis. Lazada or Banggood, same lang ng dating, same lang ng hintay ang mangyayari. So why not, doon na lang sa Banggood, link nasa video description, or ipin ko na rin sa comment section para ma-check nyo agad. Final thoughts, kung akong bibili, yes, bibiling ko po ito. And actually, na-enjoy ko siya, and I think babayaran ko na lang siya kay Banggood para mapunta na sa akin to, since may discount kasi pag akong bumili. Kasi solid po siya, okay? So I hope naging informative ito para sa inyo. Ako, natuwa ako, nag-enjoy ako nung review ko to. Ito na yata, gaya na sabi ko, I stand by my statement na ito na yata. So far, baka mayroon pa mas magaling, hindi ko alam. Pero so far, sa experience ko, ito na yung the best. Ito na yung king of rugged phone. So far, sa ngayon, until something comes along, we'll find out. Hanggang doon na lang. Don't forget to subscribe, like, and share. Okay? So, subscribe. Madali lang naman po yun. Simple lang naman po yun. And like and share, please. Kung di naman na kalabisan na i-request pa yun. Click lang naman. Isang click lang. Click. Tapos na. Yun. Hanggang doon lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon.